Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos sa ngayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong inisinayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso't isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala. Patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos sa ngayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong inisinayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, muli nating papanibaguhin ang ating pagtatalaga sa ating mga sarili, sa ating dakilang Panginoong Diyos na siyang lumikha, nagligtas at nagpapabanal sa atin. Sa umagang ito, idulog natin sa mahal na Poon Nazareno ang ating mga panalangin, ang ating mga kababayan, kapatid, na mga sumusubaybay sa live streaming, sa Facebook, sa YouTube, sa TV Maria, at sa lahat ng mga social media accounts ng Quiapo Basilica Minor. Ang mga OFW, OCW, ang mga may sakit, nasa banig ng karamdaman, ang mga nalulumbay, nalulungkot, ang lahat ng mga tao na nahihirapan sa buhay, idulog natin sa Kanya. Upang maging marapat tayo, maging magdiwang sa banal na Eucharistia, hilingin natin ang ating Panginoon na patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating sa tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kakanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa aming lagi ang Espiritu Santo ng ang Espiritu ng pagsasaloob ng iyong ikinalulugod, gayon din ang diwang ganapin ito agad at lubos, upang kami lahat ay makapamuhay ng dahil sa iyo, sapagkat hindi kami mabubuhay kung walang pagtatangkilik mo. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Esther. Noong mga araw na iyon, labis na nabagabag si Reyna Esther. Dumulog siya sa Panginoon. Ganito ang daing niya sa Panginoong Diyos ng Israel. Panginoon ko, tanging ikaw ang hari namin. Tulungan mo ako na ngayon nag-iisa at walang ibang maaasahang tutulong kundi ikaw lamang. Haharap ako sa napakalaking panganib. Mula pa sa aking pagkabata, narinig ko na sa liping kinabibilangan ng aking angkan na ikaw, Panginoon, ang humirang sa Israel mula sa dinami-rami ng mga bansa. At ikaw din ang sa panahong iyon ay pumili sa aming mga magulang upang maging iyong bayan magpakailanman. Tinupad mo na ang lahat ng iyong ipinangako sa kanila. Alalahanin mo kami, Panginoon. Ipadama mo sa amin ang iyong paglingap sa sandaling ito ng kagipitan.
Bigyan mo ako ng lakas ng loob, hari ng lahat ng mga dinidiyos at pinuno ng lahat ng kapangyarihan sa lupa. Bigyan mo ako ng kakayahang magsalita sa harap ng liyong si Aswero upang maakit ang kanyang puso na mamuhi sa taong kumakalaban sa amin at sa gayoy mapahamak siya kasama ng mga nakikipagsabwatan sa kanya. Iligtas mo kami, Panginoon. Tulungan mo ako na ngayon nag-iisa at walang ibang maaasahang tutulong kundi ikaw lamang. Ganap mong nababatid ang lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Ako poon, buong pusong aawit ng pasasalamat sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Nahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. Yaong mga pangako mo ay handa mong tupding lahat. Ang dahilan nito poon, pag-ibig mo'y di kukupas, at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Diyos ko sa kiigawan, loobing tunay at tapat, puso ko'y gawin mong wagas. Nang manahuli ang gala, bunga ng iyong pagliligtas. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Umanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumato kayo at ang pinto ay bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kung humihingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kung humihingi ng isda? Kung kayo na masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa kanya. Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo." Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at ng mga turo ng mga propeta.
Mga ginigilo kong mga kapatid, bayan ng Diyos ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipon muna po ang lahat. Sa umagang ito, isipin natin na ang Poong Nazareno ay kasakasama natin. Bakit? Ang Poong Nazareno, walang puknat, walang tigil, walang hinto sa ating pag-aaruga. Siya ang larawan ng tunay na pagtitiwala sa Diyos. Isinugal niya ang buhay niya sa Diyos Ama na kanyang tinitiwalaan, pinaniniwalaan. Siya ang ating Salvador, Redentor ng mundo. Sugal. Ha? Sa umaga, gunitain ang lumikha. Ayan, di ba ang ganda? Sa umaga, gunitain ang lumikha. Yan ang tanda ng Poong Nazareno. Ha? Sinugal ang buhay niya sa Ama. Tiniwalaan niya ang Ama. Kaya ito ang ating dapat laging pakatandaan. Isugal natin ang buhay natin sa Kanya. Yun ang pananampalataya. Pananam at palataya. Sinusugal ang lahat sa Diyos na lumikha. Bakit? Nagmula ang lahat sa Diyos. Ayan. Kung kikinlanin natin na ang Diyos ang lumikha, ang Diyos ang tagapagligtas, ang Diyos ay tagapagbanal, wala tayong ibang gagawin kundi entrega total, total surrender. Sabi ni Santa Teresa ng Avila, entrega total, total surrender. Bakit? Ito naman ang attitude ng creator o ng creature, mga nilikha sa manlilikha, mga nilalang sa mga lumikha. Ayan, lumikha, nilikha. Itong ugnayan natin, ang Diyos, ang tunay na makapangyarihan, todo poderoso. Kaya sa mga pagbasa natin, makikita natin ang mga nangyari. Sa unang pagbasa, natunghaya natin, narinig natin si Reyna Esther. Isa siyang reyna. May kapangyarihan, pero ginamit ang kapangyarihan sa pagtulong sa kapwa, sa pagpapamalas ng kanyang pananampalataya. Hindi siya bumitaw. Hindi niya nilubayan ang Panginoon sapagkat ang tiwala niya sa kanya ay 100%. Nakaranas siya ng mga kahirapan, na pag-uusig, pero patuloy ang kanyang pagtitiwala sa Panginoon. Sinugal niya ang buhay niya sa Panginoon. Kaya nga sabi dito, anong dasal niya? Dumulog siya sa Panginoon at ganito ang daing niya sa Panginoong Diyos sa panahon na siya ay nahihirapan, nabibigatan, naguguluhan. Ito ang kanyang dasal. Panginoon ko, tanging ikaw ang hari namin. Tulungan mo ako na ngayon ay nag-iisa at walang ibang maasahang tutulong kundi ikaw lamang. Tanging ikaw at laging ikaw, Panginoon. Haharap ako sa napakalaking panganib at mula pa sa aking pagkabata, narinig ko na sa liping kinabibilangan ng aking angkan na ikaw, Panginoon, ang humirang sa Israel mula sa dinabi namin ng mga bansa. At ikaw din ang sa panahong iyon ay pumili sa amin mga magulang upang maging iyong bayan magpakailanman. Oh, tinupad mo, Panginoon, ang lahat ng iyong ipinangako sa kanila. Kaya ngayon, Panginoon, ako ay nagsusumamo sa iyo, naninikluhod, tulungan mo ako, iligtas mo ako, sagipin mo ako. Oh, alalahanin mo kami, Panginoon, ipadamo mo sa amin ang iyong paglingap sa sandaling ito ng kagipitan. Bigyan mo ako ng lakas ng loob. Sapagkat ganap mong nababatid ang lahat. Ito ang attitude ni Reyna Esther. Sugal, sa umaga, gunitain ang lumikha.
Yan. Sa pagsimula natin ng umaga, ngayon, unang misa dito sa Basilica Minor, gunitin natin ang lumikha. Isugal natin ang buhay natin sa Kanya. Itaya natin, itaya. Katulad ng Poong Nazareno. Sa Santo Ebanghelyo, ang Santo Ebanghelyo, ang ating Poong Nazareno, nagsasabi sa atin, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto ay bubuksan para sa inyo. Ito ang paalala sa atin. Siya ang letrato, siya ang larawan ng tunay na pagtitiwala sa Diyos, Ama. Kaya gayahin natin siya. Kahapon may kausap akong pinsan ko, isang mga kamag-anak. Ang kumpanya nila ay naapektuhan ng pandemya. Oo, human agency, resource. Oo, nagbibigay ng mga trabaho sa mga factory. Eh kulang ngayon ang demand. Kaya making both ends meet. Wala siyang masumpungan, wala siyang malapitan, kundi ang Panginoon. Hirap na sa buhay. Oo, paano pagdudugtungin ang magkabila? Kailangan niya ng tulong pinansyal. Sabi ko, ipagdarasal kita at huwag kang huminto sa pagtitiwala sa Diyos. Ang Diyos lamang ang tanging nakababatid ng lahat. Hindi ka pababayaan. Ito ay pagsubok sa iyo. Kailangan mo magkaroon ng realignment of priorities. Ang Diyos ang unahin mo sapagkat siya ang may alam ng lahat. Nababatid niya ang lahat. Ganap mong nababatid ang lahat, Panginoon. Yun ang sabi ni Hari, Reina Esther. Kaya tayo rin, nararamdaman natin ang bigat ng sakit sa katawan, na tayo nasa banig ng karamdaman, tayo ay nasa kalagayan na hirap na hirap tayo, sa ating pamilya, sa ating ugnayan, sa mga anak, sa mga magulang, ang ating kalagayan sa OFW sa ibang bansa, ang ating kalagayan sa ating trabaho, sa eskwela, bilang nanay, tatay, bilang mga magulang, bilang mga anak, hirap din tayo, umunawa sa mga nakatatanda, etc. Hindi tayo nag-iisa. Ang Poong Nazareno ang siyang ating larawan na huwag huminto, huwag tumigil sa pagtitiwala sa Diyos. Magdasal tayo. Sabi nga, push, pray until something happens. Huwag natin isipin tayo nasa kuweba. Madilim ang kuweba. Pero ilang kilometro o ilang layo na lang, makikita natin, mababanaaga natin ang liwanag. At makakaahon din tayo, makakalaya tayo. Kaya sa buhay na ito, tayo ay naglalakbay sa karagatan ng buhay, sa landas ng buhay. May mga aberya, may mga nararanasan na pagsubok, pero huwag tayong sumuko. Ang Panginoong Jesus ay nariyan lagi sa tuwi-tuwi na. Hindi siya sumuko sa pagpasa ng krus. Ang mga krus natin ay paraan para tayo ay tinatawag na i-purify ang ating ugnayan sa Diyos at sa kapwa at sa ating sarili. Tatanggalin ng Panginoon ang mga bagay na hindi nararapat sa atin. Kaya sa mga pagsubok na nararanasan natin, kumapit sa Panginoon. Huwag sa patalim. Kung Balisong, Batanggenyo, laslas ang ating palad. Kumapit sa salita niya, kumapit sa Poong Nazareno na siyang gumabagabay at umaalalay sa atin. Kaya sa umaga, gunitain ang lumikha. Yan, sugal. Ito ang paalala sa atin ngayon ng Panginoon. At pray until something happens. Amen. Poong Nazareno, kawaan mo kami, kahabagan mo kami, alalayan mo kami. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nangako si Jesus, humingi at kayo'y bibigyan. Lumapit tayo sa ating Amang nasa langit nang may pag-asa at tiwalang katulad ng panalangin ng Panginoon. Butihing Ama,
tumugon ka sa amin. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Sa buong simbahan sa daigdig, naway lumaganap ang mataimtim na pananalangin. Manalangin tayo. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Ang mga taong nalululong sa masasamang bisyo at nasasadlak sa kasalanan, naway humingi ng kapatawaran. Manalangin tayo. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Tayo naway manatili sa pananalangin kahit tayo ay pinanghihinaan ng loob dahil sa mga kabiguan sa buhay. Manalangin tayo. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Ang mga may sakit naway makakita ng kahulugan ng kanilang pagtitiis sa kanilang karamdaman. Manalangin tayo. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Ama naming nasa langit, batid mong aming nakaraan kasalukuyan at bukas, batid mong aming abang kalagayan, pinasasalamatan ka namin sa pagdinig mo sa aming mga kahilingan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humingi ng patawad mo. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, ang mesa ng Panginoon ay handa na po. Manalangin kayong lahat upang ang paghahain ko, paghahain ninyo ay kalugdanawa ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa ang aming panalangin at mga alay na aming inihahain upang paunlakan mo ang aming pagdulog at ang kalooban namin ay maakit sa iyo ng lubos. Sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Hesukristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling paglagkabuhay. Kaysa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino at yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami ay iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami lahat ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito
upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa mga sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakalob ng kaligtasan. Kami lahat ay nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose ang aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Gayun din naman lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak na esposo San Jose, kaysa ng mga apostol, at ni San Juan Bautista ang aming patron, at lahat ng mga banal, Santa Rosa de Lima, San Pedro Calunsod, San Lorenzo de Manila, at lahat ng mga santo at santa na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ni Kristo at sa kay Kristo, ang lahat ng parangal, ang lahat ng papuri ay sa iyo. Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang ating buhay Kristiyano, buhay pananampalataya, ay dapat sugal, dapat palataya. Kanino? Sa Diyos Ama na tumawag sa atin. Katulad ng Puno Nazareno, itinaya ang buhay para sa atin. Isugal natin ang buhay natin sa Diyos sapagkat Siya ang nakababatid ng lahat. Siya ang ating Ama, tayo mga anak Niya. Kasama si Jesus, dudulog tayo sa Kanya. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw.
iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan, 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 kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lahat tumanggap sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay ang kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak. Pag magtiwalay, tutulungan kang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. At pangarap
pagpapaalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami ay pinapakinabang mo sa inihain para sa kapatawaran at kagalingan ng tao. Ipagkaloob mo ngayon at sa hinaharap ang idinulot nitong walang maliw na lunas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo, nakatanggap ng banal na dugo, banal na katawan, katauhan, kabanalan ni Kristo. Huwag tayong matakot sapagkat tayo ay kabilang sa Diyos. We belong to God. Kaya ang hamon sa atin, isuko ang lahat sa Diyos. May magagawa ang Diyos sa atin. Mag-antay tayo. Magtimpi. Oo. Ngayon, birthday ni Father Johnny Molina. Pinagdadasal natin mga kaparian. At ang kapatid ko rin, si Roy. Tapos yung isang pare natin, anniversary sa ordination, si Father Brian Siblos ng Binondo. So lahat ng mga dasal ninyo, dulog natin sa Pona Sareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyo ko ang lahat. Kasama ang mga nasa social media accounts natin, ang mga OFW, OCW, mga may kapansana, nag-aalaga ng mga may sakit, at lahat doon sa mga nahihirapan at nabibigatan. Mahal na pong Nazareno, ikaw ang naghayag sa pamamagitan ng krus, ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos Ama sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo ngayon. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ampo ng mga mahal niyo sa buhay, saan man sila naroroon, ang Ama, ang Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ho ang misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin.
nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.